1,654 ang naitalang teenage pregnancy sa buong Cordillera. Pagsapit ng 2020, taon kung saan inaasahang bantay sarado ang mga bata dahil may pandemya, umakyat sa 2,422 ang bilang ng mga batang nabuntis. Coming po itong sa ating health facilities dito sa Cordillera. So yung tracking o yung tracing po nung sino yung tatay, anong edad and all that, lilitaw lang po yan kapag nirelease siya ng PSA through their local civil registry records. 11 taong gulang mula sa lalawigan ng Apayaw ang pinakabatang nabuntis. Sa buong Cordillera, Baguio, na may 445 ang nakapagtala ng pinakamataas na kaso. Mas mataas ito kumpara sa naitalang 355 noong 2019. Well, of course, nag-aalala tayo. What we always say dito sa PopCom is that for every one teenager na nabubuntis, that is still a problem that we're considering. And ngayon na mas bata, we're tracking yung 10 to 14 years old na in the past few years, hindi natin nire-record, hindi natin tinatrack. Lumilitaw nga na medyo bumabata yung ating teenage pregnancies or teenage deliveries na nare-report sa Cordillera. And this is worrying. In the case na 11 years old is a very young, sabi nyo nga Sir Dobie na dapat naglalaro pa lang ito, wala pang kamongwang. And what we're seeing sana is talagang mapigilan itong mga teenage pregnancies, not only itong younger, 10 to 14, but even yung ating minors na 17 and below. Puspusan na ang pakikipag-ugnayan ng PopCom sa mga pamahalang lokal at DSWD para mapigilan ang pagdami at para maproteksyonan ang kapakanan ng mga batang ina. Well, ito yung welcome addition natin when it comes to policy related to teenage pregnancy. So just last week po pinirmahan ni President Duterte yung Executive Order 141 of 2021 kung saan dineclare niya na national priority ang pagbaba ng teenage pregnancy dito sa Pilipinas. So in the EO itself, minamandate niya ang LGUs natin to create a program or to create a team that would focus on curbing or decreasing teenage pregnancy dito sa buong Pilipinas. So ipinapanukala na rin ng PopCom na dapat ay magkaroon ng access sa family planning services ang mga minor de edad.